So hi guys, good day po sa inyong lahat. Always keep safe po. Saan man dako kayo ng mundo naroroon ngayon. So bagong araw, bagong video na naman po ang share ko sa inyo. Dadako na naman po tayo sa ating cooking vlog. So by the way, sa mga existing subscriber ko po, maraming salamat po sa suporta. At sa mga bagong bisita naman po natin dyan, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na. Pa-click na lang ang red button and don't forget to click also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Aminin nyo, isa sa pinakamahirap na decision kung ano yung uulamin natin sa pang-araw-araw. O, di ba, relate kayo dyan? Sa kanina naman problema ako kung anong uulamin namin kasi anong oras na hindi pa din kami kumakain. Nagkakatamaran. Kasi sa may nakita ako sa TikTok, sabi ko parang wow, kakaiba to, gusto ko i-try. Usual lang din siya na mga pagkain na lagi nating niluluto. Pero kakaiba siya, may twist. Tortang talong, pero lasang chicken daw. So, ang mga ingredients natin, talong. Siyempre, dapat pumili kayo ng talong na walang butas, ha. Tapos, log. Crispy fry. Disclaimer lang po, hindi po sponsored, ha. Kasama lang po siya talaga sa ingredients. Kaya, ipapakita ko na din. Crispy fry. Bread crumbs. Yan yung ginamit namin nung nakaraan sa paggagawa ng bread roll. So, mayroon pang natira. Ito na lang ang gagamitin natin para tipid. Dinner cubes, paminta, tsaka sibuyas. So, simulan na natin ang ating pagluluto. Una, balatan muna natin ang talong gamit ang pilyer. Tapos ibabad muna natin sa tubig para hindi mangitim ang talong. Sunod naman natin yung pangalawa. Pagkatapos natin ibabad, hiwain natin ang talong ng pahaba. Mag-iingat lang po sa paghiwa, baka masugatan. At saka kailangan po hindi matatanggal yung mga hiniwa nating pahaba doon sa tangkay. Dapat po ganito na ang magiging itsura niya. Pagkatapos natin gayatin ng pahaba ay ibabad lang po ulit natin sa tubig para hindi mangitim. Tapos sunod naman po natin yung pangalawa. Next naman natin ay maghiwa tayo ng sibuyas. Tapos natin maghiwa ng sibuyas, i-prepare naman natin ang ating crispy fry. Pagkatapos, kunin natin ang talong at lagyan natin ng crispy fry. Kailangan po ay coated lahat yung talong, ha, pati po yung loob ng maayos, para po mag-CM yung kanyang lasa ng crispy fry.
Yan, lagyan nyo lang po lahat ng gilid at saka po lahat ng kanyang mga loob. Yan, nalagyan na po natin lahat ang talong at yun na po ang naging itsura niya. Set aside lang po natin muna. So yan po, prepare na po natin ang itlog. Dalawa po ang ginamit kong itlog. Pagkatapos po, ilagay po natin yung sibuyas na iniwan natin kanina. Paminta. Drog po dapat na paminta ang ating gamitin. Yan, tapos yung ating chicken cubes. Kalahati lang pang ilagay natin, baka po umalat. Tapos, halu-haluin lang po natin. Yan, hanggang sa maging ganyan na yung kanyang consistency. Halu-halu lang po. Sunod naman po natin i-prepare yung ating breadcrumbs. Yan, ilagay lang po natin sa isang plato na malaki. Yan, nilahat ko na po yan kasi yan po yung tira namin nung nakaraan. Nilahat ko na po. Kunin na po natin ang talong at isawsaw po natin dito sa itlog na ginawa natin kanina. So, isasuggest ko lang po na dapat mas malaki yung lagayan nyo ng itlog para po isang sausawan lang ng talong ay malagyan lahat ng portion ng talong. Kailangan po lahat ng portion ng talong ay malalagyan po. Maliban lang po dun sa hawakan na, dun sa tangkay. Yan. So, ako po medyo nahirapan ako dyan kasi sa mangkok ko lang nilagay yung itlog natin. So, after nun, i-cookout po natin siya dito sa breadcrumbs. Yan po. Yan. Parang ganyan. Lahat po ng part din ng talong ay lalagyan po natin ng breadcrumbs para po hindi kaagad siya masunog yung pinakatalong. At para po lahat ng part ay maging crispy. So, yan po yung purpose niya. Yan, lagyan lang po natin. Ikalit lang po natin yung breadcrumbs. Yan, parang ganyan po. Kalat-kalit lang. And, yan, pati sa likod. Yan. Tapos lahat po, basta lahat po ng portion ay dapat malagyan. Mag-prepare po muna tayo ng kawali. Painitin lang po muna natin yung ating kawali. Para po ready na mamaya pag nagprito na tayo. Tapos yan po, maglagay na po tayo ng mantika. So yung mantika po ay pwede naman madami, pwedeng maunti. Depende po sa inyo. Kasi binabaliktad naman po. So yan po, nagawa ko na po yung isa kanina. Kaya yan, yan na po yung kanyang finished product. And then, yan, pwede na tayong magprito. Mainit na po yung ating mantika. Ilagay na po natin ang talong sa kumukulong mantika. Yan, mag-iingat po sa mantika, baka mapasok. Check natin. Yan, golden brown siya. Pwede natin siyang hanguin. So, ayun guys. Tapos na tayo magluto. So, ito na kinalabasan niya. So, ngayon, oras na para tikman natin. Tikman natin kung talagang totoong lasang chicken nga to. First bite. Ang sarap. Lasang chicken nga. So guys, try nyo na. Murang-mura na. Masarap pa. Sulit talaga. So, ayan guys, tapos na tayo kumain. So, legit talaga yung lasang chicken. At saka, napaka-crispy niya. Siguro dahil dun sa crispy fry
kaya siya naglasang chicken at saka dahil doon sa chicken na nor cubes na inilagay natin. Sa susunod na nalilito kayo, na mamroblema kayo kung anong ulamin nyo, so, ito, isa to sa marirecommend ko na lutuin ninyo. Dahil bukod sa mura, masarap na kaya sulit na sulit talaga. So ayun po, maraming salamat sa panunood ulit and sana po huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like and share at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Kung may mga questions pa po kayo or suggestion na gusto ninyong ipagawa sa leave your comment in the comment section para magawa ko sa next vlog ko. Sa mga viewers ko na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe ka na. Don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. Bye!